Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel, "Magluksa kayo at tumangis, mga saserdoteng naghahandog ng haing susunugin sa dambana ng Panginoon. Pumasok kayo sa templo at manatili roong magdamag na nakasuot ng sako. Walang trigo o alak na ihahandog sa dambana ng inyong Diyos. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao upang sumamba. Tipunin ninyo ang matatanda at lahat ng taga-Huda. Pumasok kayo sa templo ng Panginoon na inyong Diyos at sumamo sa Kanya. Malapit na ang araw ng Panginoon at magaganap ang pagkawasak na likha ng Kanyang kamay. Kalagim-lagim ang araw na yaon. Hipan ninyo ang trompeta. Ibigay ang hudyat sa Sion, sa banal na burol ng Diyos. Manginig ang lahat ng nananahan sa Huda. Dumating na ang araw ng Panginoon. Ito'y makulimlim at malungkot na araw. Madilim ang buong paligid at lumitaw ang napakakapal na balang tulad ng paglaganap ng liwanag sa kabundukan kung nagbubukang liwayway. Hindi pa nangyayari ang ganito ng mga nakaraang panahon at hindi na mangyayari pang muli." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Joel ay isang propeta na maaaring nagpahayag pagkatapos na maitayo na ang templo, pagbalik ng mga Israelita sa pagkatapon sa kanila sa Babylonia. Maaaring ito'y nangyari ng mga taong 500 BC. Doon sa panahong ito, nanamlay na naman ang pananalig ng mga tao sa Diyos. Nililimot na nilang sumunod sa mga utos ng Diyos. Ang pagbasa natin ngayon ay panawagan ng propeta sa mga saserdote ng templo na sila ay manangis at mag-ayuno. Manawagan din sila sa mga tao na magpinitensya kasi dadating na ang araw ng Panginoon. Para kay Joel, ang araw ng Panginoon, the day of the Lord, ay ang panahon ng pagdating ng Panginoon. At darating siya na magparusa para sa mga pagiging pabaya ng mga tao na hindi sila sumusunod sa Diyos. Ang parusang dumating sa panahon ni Joel ay ang salot ng pagdating ng napakarami at napakapakapal na mga balang. It was a plague of locusts. Sinalakay ang bayan ng mga balang na parang pagsalakay ng isang malaking hukbo ng mga kaaway. Walang tinira sa kanila. Kinain ang lahat ng mga tanim nila. Noong panahon at hanggang ngayon sa ating panahon sa Africa, ang salot na dala ng mga balang ay napakatindi. Sinisira nito ang lahat ng mga halaman at walang laban ang tao noon. Kahit na nga ngayon, kahit na may mga pesticides na tayo, salot pa rin ang balang. Nakita ni Joel ang salot na ito bilang panawagan ng Diyos na magsisi na at lumapit sa Kanya. Ang mga salot
tulad na ngayon ang COVID-19 ay mga paalaala sa atin na sa Diyos lamang tayo makakaasa. Kailangan nating magsisi sa ating mga kasalanan o kapabayaan sa Kanya. Bago dumating ang COVID-19, maraming mga tao'y nabubuhay na parang hindi na nila kailangan ng Diyos. Naniniwala na lamang sila sa kanilang sariling galing, sariling pera o sariling technology. Ang pandemya ay nagparana sa atin na mali tayo. Maliit na virus lang, tumigil ang buong mundo. Kailangan pala natin ang Diyos. Kailangan natin na tumawag sa Kanya at kilalanin ang Kanyang kapangyarihan at pagmamahal. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.